Kamusta mga boss and welcome to my channel. Today ay meron tayong topic about dito sa ating motorcycle. So meron tayong question sa comment section galing kay Sir Jesse Titoy. Ang kanyang katanungan, kapag walang regulator, umaandar ba yung motor? So ayun yung kanyang katanungan mga boss. At napakagandang tanong para sa ating mga mahilig sa motor or yung mga baguhan pa lang na nagme-mekaniko. So napakaganda ng tanong mo sir, kaya thank you sa iyong comment. So ito guys, ito nga yung ating video. At ito yung kasagutan dun sa tanong ni sir na kapag wala daw bang regulator yung motor, ay aandar daw ba ito? Bali ito na nga mga boss, sasagutin ko na nga yung tanong ni sir. Ang mga motor natin, kahit walang regulator yan, aandar yan. Pero, depende yan sa system ng motor. Dun sa may CDI niya. So, kapag ang motor natin ay battery operated, so, ibig sabihin nun, yung kanyang CDI, kumukuha ng power dun sa battery. Kaya tinawag na battery operated. Ang mga battery operated na motor, yung katulad ng mga Barako, Mio, Raider, Sniper, at yung mga bago pang mga lumalabas ngayon na motor. So halos lahat yan, mga battery operated yan. Kapag sinabi natin battery operated, yung CDI nila ay kumukuha ng power doon sa battery. Naon saan kapag nalobat ang battery, ay hindi na rin mag-i-start yung kanilang mga motor. Kaya maraming nagkakaproblema sa ganun. Pero yung sinasabi ng iba, kahit daw walang battery yung... sinasabi ng iba, kapag battery operated daw yung motor, ay hindi daw siya mapapaandar kapag walang battery. So mali po yun mga boss. Ang battery operated, kahit walang battery, aandar po yan. Kaya nga lang po, magkakaroon nga lang ng problema dun sa kanyang performance. Dahil walang suporta ng battery ang kanyang kuryente na binabato dun papunta sa ignition coil. Kaya medyo paliado ang takbo nun kapag ganun. Kapag walang battery yung mga motor natin na battery operated katulad ng Barako. So yan, maraming nagkakaproblema dyan. So balik tayo dun sa topic natin na under ba yung motor kapag walang regulator. Ito nga yun mga boss. Kapag ka battery operated yung motor natin, aandar siya. Kaya lang, once na malobat yung battery ng motor mo, kunyari itong motor ko, battery operated din naman to. So example, ayan yung motor nyo, battery operated yan. Katulad ng Barako, Mio, Raider. Ngayon, tatanggalin ko yung regulator nyan. So, mapapa-under ko pa rin yan. Kaya lang, pag hihintayin ko lang na malobat yung battery. Kapag nalobat yung battery, mamamatay na yung motor natin. Kasi wala na magsusupply ng DC na current papunta dun sa ating CDI. Kasi yung mga CDI ng mga ganyang motor ay battery operated. Kumukuha sila ng power dun sa battery. So, syempre sa ibang motor, dadaan muna yan sa ignition switch natin. Yung ignition switch yung magdudugtong ng magbibigay ng supply doon sa ating CDI kapag battery operated yung motor natin. Sa mga baguhan pa lang dyan mga boss, kung hindi nyo pa alam kung ano yung itsura ng regulator, ipapakita ko sa inyo. So ito yung regulator natin. Ayan, so iba alam na to, pero sa mga bago pa lang, ito yung regulator natin. So may isa pa tayong itsura ng regulator. Ito mga boss, regulator rin ang tawag dito. So yan, sira na yan, pero in example ko lang para makita nyo. Ito yung tinatanong nung Canan Pro natin na kapag wala daw na ito, under daw yung motor. So yun nga, kapag battery operated yan, under yan, pero once na malobat yung battery, mamamatay na rin yung motor. Hindi mo na siya mapapa-under. Bakit? Kasi wala na magbibigay ng supply dun sa kanyang CDI. Dahil wala kang regulator. Ang regulator kasi, siya rin, DC volts din kasi ito. Galing sa stator, kino-convert niya yung papuntang
yung galing sa stator na AC current, ginagawa niyang DC. Ito yun, red. Yung red na to, guys, nakadugtong to dun sa kanyang ignition accessories wire. So, doon kumukuha ng power yung ating CDI. Ayun yun, yung explanation dun para di kayo maguluhan. Pero, guys, ipapakita ko muna sa inyo itsura ng CDI kung di nyo pa alam. Ito yung mga CDI, mga boss. Meron tong 4-pin, 5-pin, tsaka 6-pin. So, kadalasan, kapag 6-pin yan, AC yan, ito yung para sa mga stator drive na motor. Yung sa mga dating mga motor pa. Mga... tsaka yung sa mga China. So, mga ano yan, mga stator drive pa yan. Hindi yan battery operated. So, yung mga stator drive na motor, so, example natin yung TMX. So, kunyari, isipin nyo TMX yung motor na yan. So, yan. Kapag, ang TMX kasi guys, stator drive pa yan. Kapag sinabi natin stator drive, sa stator kumukuha ng power yung CDI niya. Kaya kahit tanggalin mo yung battery, tanggalin mo yung regulator niyan, na-under pa rin yan. Kasi hindi naman siya kumukuha dun ng power sa regulator. Sa DC. AC pa kasi ang mga CDI nila. Ito guys, papakita ko sa inyo yung stator. Ito yung itsura ng stator natin, guys. So, para hindi kayo malito, ang stator natin, pag sinabing stator drive, may makikita kayong primary coil dito. Ang primary coil dito sa ating stator, yung black-red. So, yan. Yan, black-red. Hindi naman nagkakalayo yan sa ibang motor, halos pare-pareho lang yan. Basta stator drive yung motor mo. Black-red yung kulay niyan. Yung power ng iyong stator. Eto guys, yung motor na yan, battery operated yan. Ibig sabihin, wala yang black red sa stator. Ang kadalasan mga kulay niyang stator niyan, tatlong yellow, tatlong white, tapos blue-white na. Yung blue-white para sa Pulsar, eto yun. So, yan. Lahat naman ng stator may Pulsar kasi pag walang Pulsar, hindi rin na-under yan. Yan kasi yung trigger ng ating CDI. So, ito nga guys, kapag battery operated yung motor, walang black red yung stator mo or primary coil. Tapos, kadalasan pa sa mga hindi battery operated na motor, is apat yung kanyang ignition switch, yung wire. Hindi katulad na itong mga battery operated. Yung iba niyan, mga Mio, Raider, Barako, dalawa lang yung wire niyan sa ignition niya. So, kasi nga guys, hindi siya kumukuha ng wala siyang kill switch doon sa papunta ng CDI. Hindi katulad na ito, yung mga CDI na ganito, mga AC, meron niyang black-white. Ayan. Yung black-white na yan, yan yung nagpapatay sa CDI. Pero ito kasi guys, pag in-off mo yung ignition niyan, automatic yan mamamatay. Kasi wala nga magbibigay ng supply doon sa CDI niya. Dahil ang CDI ng mga battery operated ay DC. So, ang CDI naman ng mga stator drive, katulad na ito, mga stator drive na ganito, yung may mga primary coil na black red, ang ano nyan, ang CDI nyan, AC. So, ito yun, AC. May mga black and white, ganyan, green. So, yan yung CDI na AC. Yung DC na CDI, hindi ko kasi mahanap sa bahay. 4-pin lang yon kapag ka DC. So, ano yun? Hindi mo yung pwedeng i-connect sa stator dahil DC nga yun. I-connect mo yun sa accessories wire lang yung power niya. So, ayun lang mga boss, yung ating ibabahagi ngayon na katanungan. Yun nga, yung kung bakit nakunga-under nga ba yung motor natin kapag wala na ito. Ito, regulator. So, yun nga yung sagot natin. Kapag battery operated, aandar pero mamamatay agad once na malambat yung battery. So, sa madaling salita, hindi siya aandar pag walang regulator dahil walang magbibigay ng charge doon sa battery. At the same time, wala rin magbibigay ng DC volts papunta doon sa CDI ng mga battery operated. So, DC kasi yan. DC kasi yung mga CDI niyan, mga battery operated na motor. Ngayon, kung motor mo naman is TMX, tapos yung ibang mga China na motor, yung mga Raal,
mot. Basta yung mga hindi masyadong kilalang motor, halos motopush, microbike, o basta yung mga local brand lang na motor dito sa atin sa Pilipinas. So, halos lahat yan guys, mga stator drive pa yan. Ganito yung stator niyan, may black red. Yan. May black red, ibig sabihin, sa stator sila kumukuha ng power, yung kanilang CDI. Kaya kahit tanggalin mo yung battery niyan, tanggalin mo yung regulator niyan, under pa rin yan guys. Ang problema lang, pag tinanggal mo yung regulator niyan, mawawalan ka ng busina, mawawalan ka ng signal light. Pero may headlight ka pa rin kasi nga, yung headlight niyan, ng mga stator drive na motor, sa stator din yung kumukuha ng power. So, hindi katulad ng mga battery operated na motor, kadalasan yan, battery operated na rin yung headlight. So, sa battery na rin kumukuha. So, yun lang guys, yung maiksi natin video. Sana nakatulong sa inyo at naliwanagan kayo kung dun sa katanungan ni Sir. At marami rin namang nagtatanong ng ganong klase. So, eto na lang. Dito ko natatapusin yung vlog natin. At tayo magpapahangin pa dito. So, kung meron kayong mga gustong malaman, nagay nyo lang ng hashtag nonpromechanic para mapili ko siya at gagawan ko siya ng video. So, ang pipiliin ko lang ng mga tanong yung marami rin makaka-relate. Yung may mga sense na tanong. So, okay guys, see you sa next vlog natin. And, abangan nyo lang yung mga video natin. Marami pa tayong parating na video. So, see you sa next video natin.